الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang paksa na nais kong talakayin ngayon ay ang tungkol sa Al-Hajj. Ang Hajj ay isa sa mga napakahalagang saligan ng Islam. Ito ay ang ikalimang haligi ng Islam. Ang ibig sabihin ng Hajj ay ang paglalakbay sa Makka upang isagawa ang mga ritual na gawain ng Hajj. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ali Imran, sinabi niya na وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ang ibig sabihin nito, tungkulin ng sangkatauhan ng mga Muslim ang pagsasagawa ng Hajj sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y para sa Allah, sa sino mang may sapat na kakayahan sa kanyang paglalakbay. Datapot ang sino mang nagtakwil nito, katotohanan ang Allah ay tigid ng pagpapala sa kanyang mga nilalang. Batay sa talatang ito, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na may sapat na kakayahan sa paggugol ng kanyang paglalakbay, sapat na pangangatawan. Ang ibig sabihin, malusog na pangangatawan, sapat na kayamanan, at ligtas sa daan. At para sa mga kababaihan naman, may karagdagang isinaalang-alang na kondisyon ang pagkakaroon ng mahram. Ang mahram ng babae ay ang kanyang asawa kung ito ay Muslim. O di kaya, ang mga lalaking hindi maaaring magpakasal sa kanya. Sapagkat kung walang mahram ang babae, hindi siya inoobliga sa pagpapatupad ng tungkuling ito. At ipinaliwanag din ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang napakalaking kasalanan sa taong may sapat na kakayahan, subalit hindi pa niya isinasagawa ang dakilang tungkulin na ito. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay punong-puno ng pagpapala at hindi nababawasan ang kanyang kamahalan sa sino mang nagtatakwil ng saligang ito. Tunghayan pa natin ang isa sa mga na ipahayag ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alayhi sallam, man hajja falam yarfuf walam yaksuk raja'a kayawma waladathu ummu. Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin na siyang sinabi ng propeta sallallahu alayhi sallam sa hadith na ito,
ang sino mang nagsagawa ng hajj at hindi nakapagsalita ng mga mahalay na salita o hindi nakapagtalik sa kanyang asawa habang siya nagsasagawa ng hajj, siya ay uuwi sa kanyang pinanggalingan ng katulad ng araw ng pagkapanganak sa kanya ng kanyang ina. Sadyang na napakadakila ang kabutihan ng hajj. Kung ang tao ay tapat sa kanyang sarili at ito ay bilang wagas na pagpapatupad ng tungkuling ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ng lahat ng kanyang kasalanan ay napapawalang sala. Kaya para sa mga nagsasagawa ng hajj, iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala habang isinasagawa ang hajj. Katulad ng nabanggit, ang pagsasalita ng mga hindi magagandang salita, ang pagtataas ng boses, ang pananakit ng ibang tao o panginsulto. At ang iba pang dapat iwasan ng isang taong nagsasagawa ng hajj ay ang mga ipinagbabawal habang siya ay nagsasagawa ng hajj. Tulad ng pagpuputol ng kuko, ito ay para sa lalaki at babae. Kaya hindi naman ang pagbunot at pag-ahit ng alinman sa bahagi ng katawan ng tao sa kanyang mga balahibo. Gayun din ang paggamit ng pabango. At para sa mga kalalakihan naman, ay hindi pinaintulot na magsuot ng mga kasuotang ayon sa pagkatahin nito. Tulad ng pantalon o t-shirt, hindi maaaring isuot ito sa ayon sa pagkakatahi. At para naman sa mga kababaihan, ang pagsusuot ng niqab ay hindi ipinagutos o hindi ipinahintulot sa mga kababaihan habang sila ay nagsasagawa ng hajj. At gayon din yung guantes. Ang mga ito ay ipinagbabawal maging sa panig ng lalaki at babae na siyang dapat isaalang-alang ng mga nagsasagawa ng hajj upang sa gayon ay maging katangga-tangga ang kanilang pagpapatupad ng dakilang tungkulin na ito.